Sa simula ng pelikula, ipinapakita ang isang base kasama ang ilang opisyal ng hukbo na nagsasagawa ng isang eksperimento. Ang pinuno ay nagsasabi sa kanila na hindi magagamit ang pinakamahusay na mga piloto o mga sundalo. Dahil walang digmaan sa kanilang lugar. Bago magamit ang mga opisyal na iyon, namatay sila o nagretiro. Iyon ang dahilan kung bakit nagsagawa kami ng isang eksperimento at nagtayo ng isang silid na hugis tulad ng isang kahon. Na tinawag naming sleeping chamber. Ang buong katawan ay nagyayalo sa loob ng silid. At ang eksperimento ay isasagawa sa paraang matutulog ang tao na gumagalaw sa loob nito. Ang taong iyon ay hindi mamamatay ni hindi madadagdagan ang kanyang edad. Siya ay mananatiling eksakto kung ano siya bago pumasok dito at maaari natin siyang ilabas tuwing kailangan natin siya. Ang issue ay hindi pa natin nagagawa ang eksperimentong ito sa mga tao. Dalawang tao ang kakailanganin para sa eksperimento at nakahanap sila ng isang lalaki sa kanilang departamento. Ang pangalan niya ay Joe at mahina siya sa bawat gawain. Wala siyang pamilya at may kasamang babae na nakaranas magpakatanga. Pinili sila ng mga opisyal dahil kung mabigo ang kanilang eksperimento o mamatay sila, walang magtatanong sa kanila. Wala silang pamilya kaya lang. Dinadala nila sila sa silid at pinapatulog. Natakot ang babae nang makasama si Joe at ipinaalam niya sa kanila na hindi na kailangan. Ang eksperimentong ito ay ginanap sa mga hayop na nauna sa atin. Ngayon ay pareho silang natutulog sa sleeping chamber. Pagkaraan ng ilang araw, ang opisyal na nagsasagawa ng eksperimentong ito ay inaresto dahil sa pagdadala ng droga. Sinisira ng bulldozer ng gobyerno ang site kung saan isinasagawa ang eksperimento. Si Joe ay nanatili at ang ginang sa loob ng silid na natutulog. At walang nakakaalam na dalawang tao ang natutulog sa mga kahon na iyon. Ang oras ay unti-unting lumilipas at ang kalagayan ng pag-iisip ng mga tao ay humihina. Ngayon ay taong 2,505 at ang mga taong naroroon dito ay mga hangal. Ang mga residente dito ay walang manners means wala silang etiquette. Nang maglaon, ang silid ni Joe at ang ginang ay nahayag na nasa tambak pa rin ng basura. Nang nagtapo ng basura ang ibang sasakyan, bumabagsak ang mga basurang parang bundok. Ang isang silid ay bumagsak sa bahay ng isang lalaki at automatikong bumukas at lumabas si Joe. Pagod si Joe dahil maraming taon na siyang natutulog. Ngayon gaya ng sinabi ng opisyal na ang matutulog sa silid ay mananatiling pareho. Si Joe ay bata pa ngayon dahil 500 taon na siyang natutulog sa silid na ito. Tinanong niya ang lalaki kung nasaan ang aming base. At kung kaninong bahay nahulog ang silid. Ang sabi ng lalaki sa ang base. At si Joe ay nagsasalita tungkol sa kanyang departamento, ang kanyang base ng hukbo. Dahil dito, itinapon ng lalaki si Joe sa labas ng kanyang bahay. At hindi niya maintindihan kung paano siya nakarating dito. Lumabas siya at nakita ang ilang taong nakatayo kaya tinanong niya ang address ng kanyang base. Dahil lumang paraan ang pagsasalita ni Joe, ang mga residente rito ay gumamit ng mapang abusong pananalita sa kanya. Noong 2,505, lahat ay gumagamit ng masasamang salita sa isa't isa. Ang kawili-wiling bagay ay walang anumang problema dito. And Joe was feeling na hindi siya maayos dahil sa matagal na pagtira sa chamber. Nagpunta siya sa ospital para sa isang check-up at ito ay marumi. Parang walang naglinis sa lugar na ito sa loob ng maraming taon. Si Joe ay pumunta sa inuming tubig. At ang nakakatuwa ay imbes na tubig, may lumalabas na inumin mula sa gripo ng kumpanya. Nag-aalala siya dahil dito at pagkatapos ay pinahinto ang isang lalaki at humingi ng tubig. Nagulat ang lalaki at humingi ng tubig na nasa banyo. Joe says no, I need drinking water pero umalis yung lalaki habang nakangiti pagkarinig nun. Si Joe ay pumunta sa doktor at hinayaan ang doktor na suriin ang kanyang kamay samantala, nakita niya ang pahayagan. At ang taong 2,505 ay binanggit dito. Naunawaan ni Joe na lumipat siya sa 2,505 mula 2005. Nang makita niya ito sa labas ng bintana, napagtanto niyang nakapaglakbay na siya 500 taon pasulong. Samantala, napansin ng doktor na walang anumang tato sa kamay ni Joe. Sigaw ng doktor at tumawag ng emergency police. Dahil ang mga taong nabubuhay sa panahong ito ay may mga tato sa kanilang mga kamay. Kinikilala nito ang lalaki sa parehong paraan kung saan ang aming mga ID card ay nagsisilbing aming mga pagkakakilanlan. Inaresto siya ng pulis at pagkatapos ay pinaupo siya sa harap ng makina at hiniling na ilagay ang kanyang kamay dito. Kaya ang makinang ito ay magbibigay sa kanya ng kanyang pangalan at pagkakakilanlan. May lumabas na numero sa makina at ito ay nagtatanong sa kanya kung ito ang kanyang numero. Tumugon si Joe ng hindi sigurado at naniniwala ang makina na ang pangalan nito ay hindi sigurado. Gumawa ito ng tato na not sure sa kamay niya. Nang maglaon, dinala siya sa isang pasilidad kung saan nagsagawa sila ng IQ test upang matukoy ang antas ng kanyang karunungan. Kaya kapag ikinulong nila siya, bibigyan nila siya ng mga gawain sa kulungan batay sa kanyang karunungan. Tinatanong nila sa kanya ang pinakamahirap na tanong sa kanilang mundo. Na mayroon kang 2 galon sa isang balde at 4 na galon sa isa pa. At tinanong siya na sabihin kung ilang balde ang mayroon siya.
Si Joe ay madaling sumagot ng dalawa tapos dinala siya sa kulungan. Pero nakatakas siya habang ginagawang tanga ang mga pulis. Sa kabilang panig, ang ginang na nakakulong sa silid kasama si Joe ay pinangalan ng Rita. Ngayong nakalabas na siya sa silid, nanloloko siya ng mga tao at nagnanakaw ng pera. Si Joe ay tumakbo papasok sa bahay ng lalaking iyon kung saan siya natauhan. Tanong ni Joe sa tangang lalaking iyon nang pumunta ako rito at may ilang tao na gumagawa ng mga time travel machine. Tanong niya, may alam ka ba tungkol dito? Sabi ng lalaki, oo alam ko. Si Joe ay nagtatanong sa kanya tungkol sa lugar pero sabi nung lalaki, bakit kita tutulungan? Anong mga pakinabang ang makukuha ko mula dito? Sinabi niyang magpapadala ako ng maraming pera sa iyong account kapag bumalik ako sa aking oras. Ganon din, umaman ka sa isang gabi. Ngayon ay naintindihan na ng tangang lalaki ang sinabi ni Joe at inihatid siya sa kinaroroonan ng time machine. Nakasalubong ni Joe si Rita sa daan. Ngayon ay umuusad na sila ngunit pasulong, muling naskan si Joe. Kinuha na siya ng mga pulis ngunit sa pagkakataong ito, dinala si Joe sa White House. Sinabihan siya dito na siya ang may pinakamataas na IQ sa sinumang tao sa planetang ito. Ang sagot na ibinigay mo sa kulungan ay ang pinakamahirap na sagot sa mundo. Samantala, ang pangulo ay dumating at sinabi sa kanyang talumpati ngayon na hindi natin kailangang mag-alala. Dahil nahanap na natin ang lalaking may pinakamataas na IQ dito sa mundo. Ang totoong dahilan ay kakaunti ang mga pananim sa mundong ito. Huli na nilang ihahanda ang mga pananim sa tulong ni Joe. Ang kanyang utak, ayon sa kanila, ay mas mabilis na gumagana. Nang maglaon, dinala nila si Joe sa isang bukid at hindi lumalago ang pananim dito. At si Joe tinawag si Rita kasama yung tangang lalaki doon. Kaya aabot siya sa time travel machine sa tulong ng lalaki at aalis sa mundong ito kasama ang kanyang kaibigan. Naiintindihan niya nang nakita niya ang mapa ng tangang tao dahil ginawa niya itong tanga. Ngayon ay kailangang malaman ni Joe ang tungkol sa time travel machine mismo. Pagkatapos ay maaari silang bumalik sa kanilang mundo. Nang maglaon, sinusuri ng Joe ang mga pananim. At natuklasan na pinainom nila ang mga pananim sa halip na tubig. Kaya lang walang mga pananim na tumutubo at sinasabi niya sa kanila na kailangan nating diligan ang mga ito. Ngunit walang umiinom ng tubig sa mundong ito. Maging mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, lahat sila ay may inumin. Sinisikap ng Joe na ipaunawa sa kanila na kailangan nating bigyan ng tubig ang mga pananim upang sila ay lumago. Ngunit hindi pa sila handang tanggapin ang kanyang sinasabi. Sabi ng isang hangal na bagay at sinabing maaari kung makipag-usap sa mga pananim at humingi sila ng tubig. Ngayon ay naiintindihan na nila at nagsimulang magdilig ng mga pananim. Maraming araw na ang lumipas mula nang hindi tumubo ang mga pananim. At nalugi din ang may-ari ng kumpanya ng inumin. Maraming mga tao ang mga manggagawa ng kumpanya ng inumin ngunit ngayon ay wala na silang trabaho. Hinihiling ngayon ang mga taong nawala ng trabaho bilang resulta ni Joe na parusahan siya. Si Joe ay hinatulan ng kamatayan. Ngayon na ang panahon na si Joe ay bibigyan ng death sentence. Makikita ito ng buong mundo ng live. Sa kabilang panig, natuklasan ni Rita at ng lalaki na tumutubo ang mga halaman sa mga bukid na diniligan ni Joe. Tumakbo sila papunta sa lugar kung saan si Joe ay bibigyan ng hatol na kamatayan. Ngayon ay nagdadala sila ng operator ng kamera sa mga bukid at nagpe-play ng live na video ng mga pananim. Nang makita ng buong mundo ang video na ito, ang parusa ni Joe ay binawi. Dahil lumalaki ang mga pananim dahil kay Joe. Ngayon si Joe ay nagtanong kay Rita, dapat tayong bumalik sa ating mundo habang ginagamit ang time travel machine. Pero tinatanggihan siya ni Rita dahil gusto niya ang mundong ito. Inanunsyo ng Pangulo na si Joe ang magiging vice-presidente. Sinabi ni Joe, gusto ko nang bumalik muli sa mundo ko. Nanlumo ang lahat pagkatapos marinig ito dahil malaki ang pag-asa nila kay Joe. Isa-isa nilang sinasabi kay Joe ang mga problema ng mundong ito. Sinasabi nila na kung aalis ka, hindi namin malalampasan ang aming mga problema. Naging emosyonal si Joe matapos marinig ito at nagpasya siyang dito na manirahan. Nagpakasal si Nat Joe at Rita at naging presidente ng mundo si Joe. Ito ang huling eksena ng pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood.